The country is also seeing more coronavirus-related hospitalizations. Health Undersecretary and COVID-19 Treatment Chief Leopold Vega says hospitals in Metro Manila, the Cagayan Valley, and in the Central Visayas are seeing an increase in coronavirus admissions. That said, he also notes that public and private medical facilities in these areas have not yet reached their full capacities. Still, Vega stresses the importance of biosurveillance as he calls on hospitals to implement last year's protocols, which include referring mild cases to isolation facilities. Nakaka-alarm dahil tumataas na rin yung ating active cases. Alam naman natin na once tumataas yung active cases natin, tataas na rin ang rate of admission and of course yung nangangailangan ng intensive care units at saka mga ventilators. Kung nag-relax na nga tayo sa travel restrictions, ang pinaka-importante talaga yung biosurveillance, no? Lalong-lalo na sa mga taong bumabalik sa probinsya na may symptoms or direct in contact with positive cases. Dapat malaman po yan ng local government unit para mahanda sila i-isolate. Mayors in Metro Manila agreed to stop the operations of cinemas and arcades following the spike in COVID-19 cases in the region. They also agreed to intensify contact tracing efforts. This as the quarantine facilities under the Metropolitan Manila Development Authority and Tourism Department are currently 89% filled. Two things ito, maaaring nagkampante tayo dahil may vaccine na, o maaaring yung tinatawag nating COVID fatigue. Dahil halos 1 year na tayo eh. The numbers are quite alarming. Yung nangyayari ngayon, yung ating infeksyon ng nangyayari ngayon. Plus of course, meron pa tayong variants. Halos puno na eh. Halos puno na. In fact, siguro halos it's more than 89% eh, as of 2 days ago, no? So dahil puno na siya, we are anticipating na naghahanap na nga kami ng ibang hotels outside of Metro Manila if it's possible. Anyway, controlled naman yan, no? Talagang may upsurge. The Metro Manila Council is also urging the national government to look into some quarantine facilities where at least 4 COVID-19 patients were able to leave, including one who tested positive for the South African variant, even though they had not completed their self-isolation periods. Sabi nga ni nung ibang mayors, kunyari, nasa quarantine sa hotel, baka naman nakakalabas yan. Baka naman nakakaikot yan. Inihingi po ng tulong sa mga national agency na baka pwedeng i-review nila ang implemented guidelines sa quarantine protocols, no? At tignan din how it's being implemented. Baka mamaya yung imbis na nasa hotel eh pinapayagan lumabas. O kaya naman dikit-dikit sila do kung paano, no? I mean sana lang po ma-review lang maigi. There must be a loophole or something in the process. Mayroon pa kaming kaso dito, ma'am, na kinuha yung 4 na pamilya tapos ikawalong araw pinakawalan eh, African variant 'yun. Pinakawalan na wala man lang papel. Ano bang klase ang pag-asikaso ng ganyan, bakit nakawala yung 4? Nasa loob naman ng hotel yun. Sana may magbabantay na kinatawan ng gobyerno pagka mga ganyan. Katulad noon, nakalabas na lang. Nagulat kami, nandyan na bigla. Nakakagalit rin yung sistema kung bakit ganyan. Sa iba-ibang, may mga hotel, ma'am. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan ng hotel na pinagdalhan. Doon daw sila nila, hindi dito sa Pasay kasi alam ko puno na dito.